Tama na yung pagdadrama mo, Kayla. Hindi naman teleserye yung buhay mo eh. Tigil mo na yung drama-rama mo sa hapon. Hindi na babalik si Chang Rita, okay? Masaya na tayong wala siya, di ba? Ito, pampunas ng luha mo. Salamat. Hindi na. Sa'yo na yan. Remembrance ko yun. Para sa'yo. Ako nga pala si Edison. Nagtatrabaho ko dyan sa Senior Artisans. Kayla, janitress lang mo. Sorry ah, abutan mo ako ng ganito. Nahiya tuloy ako sa'yo. Ay, hindi naman ako madalas umiiyak eh. Hindi ko lang talaga napigilan kanina. Ayos lang yan. Bakit nga umiyak? Naalala ko kasi yung tiyang ko. Bigla na lang kasi siyang umalis nang walang paalam eh. Basta na lang niya kami kinalimutan. Parang nangyari na naman uli yung nangyari kay Inay. Wala lang siya bigla-bigla. Iyak na iyak yung mga kapatid ko eh. Pero siyempre bilang panganay, kailangan ko magpakatatag para sa kanila. Kailangan kong pakita sa kanila na kakayanin namin to. Mahirap na palagi kang iniiwan ng mga tao. Huwag maghabol sa kanila. Sorry, ang dami ko nang nasabi. Okay lang yan. Kawawa ka naman pala. Ang tindi ng panyadaan mo. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Eh kasi sinubukan kong tawagan yung daddy ko sa Cebu. Kailangan ko nang may kausap. Pero wala namang signal dito eh. Malungkot ako kasi parang nagbago yung pinsan ko. Parang hindi niya siya yung pinsan ko na kilala ko. Ang dami nagbago sa kanya. Pareho lang pala tayo may pinagdadaanan eh. Alam ko na, turo to sa akin ng nanay ko bago siya umalis. Sabi niya sa akin, pag may problema daw ako, huminga lang daw ako ng 3 beses ng malalim. Talaga? Paano? Sige, sabay natin gawin. Okay ka na? Ayos! Galing mo ah!